alam na nagpupulboron. Meron akong alam, let's say ako for example, or then, like ako, nasabihin ko sa PNP, tumawag ako, di ba, sa hotline nila, or sa PIDEA, or sa NBI, o kung saan mang ahensya ng gobyerno, o kay Kuting, ayan, Kuting, kinakausap kita. Kuting, total, you know, mag-BFF naman tayo, best fake friend naman tayo, so meron akong informante, meron akong i-inform sa'yo, o meron akong nalaman na ang butang ina, yung Jutang Genemes na PNP chief mo, ayon sa aking puting aas, ay kasabot pala sa pulboronic. Okay? Ayon sa ating puting aas. This is not my statement. Okay? So, sa batas pala, sa PNP pala palangga, ay nagkakaroon ng reward yan. Ang tawag pala dyan ay informant reward. So, dapat nga, mayaman na ako. Dapat, di ba, sobrang yaman ko na. Sa dami ng katiwalian na in-expose ko na dapat tutukan ng gobyerno, ni Kuting, ng PIDEA, ng PNP, ng DOJ, ng NBI, ng lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagsusugpo ng katiwalian sa gobyerno. Kaya dapat ay bigyan ninyo ako ng reward dahil itinataya ko nga yung aking alindog. Alright? So ngayon, mga kababayan, Accorda. Alindog. Ani Accorda, are you ready, darling? PNP okay. Accorda, ayan. Susot na ako ng love letter, baka makalimutan ko. Makinig okay? Ka. Shape, Ana Accorda. Dear Ana Accorda. Okay? Ana Accorda okay, or ganyan. Anaconda? Okay, ito. Pakitasa ka kay Accorda. There, Ana Accorda. Okay, mga kababayan, nakakaloka. Okay. Kuting. Okay, Kuting pala si Kuting. Imbis na hulihin mo ang mga tunay na destabilizer na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan, sa kinabukasan ng ating bayan, ang pinagtitripan ninyo, Kuting, PNP Chief, PIDEA, NBI, o kung sino man, okay, sino man dyan, mga tiwali, I'm just talking to the tiwali. Okay? Imbis na pagtunan nyo ng pansin ay si General Macanas, ako, okay, si Marlica, para tugisin nyo ang Facebook at kasuhan nyo kami. Dahil what? Sa paggamit ng picture mo, Anacorda, ni General Macanas, na wala namang sinabing, hindi naman naghikayat si General Macanas na, oh, tayo ay sirain natin ang gobyerno, destabilisahin natin ang ganito, ganyan. Wala. Ang sahalip, ang sabi pa nga ni Macanas ay nagdadasal siya at sinabi niya, sana regaluhan tayo ng Diyos sa 2024 na huwag nang ipakita ang video at, you know, dahil mapahiya tayo sa bagong, sa buong mundo. Pero ako, hindi ako nagdasal sa Diyos ng ganyan, na hindi mapakita ang video. Ako, I am just waiting for the exciting part. Okay? So ngayon, Anaconda, o Anacorda, kung hindi ka ba naman hunghang at malasado ang iyong jet log, okay, ginigipit mo si General Macanas, kinasuhan mo, nang hindi mo man lang binasa siguro, ay pinanood kung anong nilalaman ng kanyang vlog. At kayo sampo ng mga malasadong itlog sa PNP na nakapaligid kay Accorda. Okay? Sana man lang, in-advise nyo si Accorda na pinanood sana yung video at baka ang napanood ni Accorda na video, yung totoong cut-to-cut, okay, na video na ginawa ng mga alipores ni Lisa Smugs para idiin si General Macanas. But sorry ka na lang, Accorda. Ha? Sorry ka na lang dahil pinatranscribe ko actually, ako mismo, pinapolish ko lang dun sa kaka-chika ko, sabi ko baka may nakalimutan ako mga words kasi stenography yung ginawa ko noong nakaraan. So kahit saan mo tignan ang angulo dun, Accorda, paliwas sa pinapakalat nyong may destabilization statement itong dating general na si Macanas na binanggit laban sa gobyerno. Ikaw ang nagde-destabilisa sa ating gobyerno ayon sa aking puting ahas. Mm-hmm. At, okay, dapat imbestigahan. At kailangan malaman ni Kuting Jr., baka mamaya kasi si Kuting, let's give him, you know, the benefit of the doubt just a little bit.
sinasikuting, laging tulog. O, diba? Laging nakaratay sa kanyang ano, kama, dahil laging pulboronic. Mm-hmm. Okay? So, baka nakakarating sa yung kuting na mga impormasyon ay gawa-gawa ni Ana Corda. Okay? Ngayon, mga kababayan, pinaparating po ng ating puting ahas. Sabi ko nga, ako ay nananahimik sa Amerika. Wala akong kinalaman sa mga pulboron sa Pilipinas kung hindi lamang nagbibigay ng impormasyon ang ating mga concerned citizen mismo sa loob sa hanay ng Philippine National Police. Wow! Kaya hindi ko pwedeng awayin ang lahat ng kapulisan, lalo na yung mga brusko at mga matitigas na mga mabait na polis at lumalaban para sa bayan. So hindi ko naawa yan, BFF ko yan, baka naman. Diba? BFF ko yung mga yan. Baka pero naman. Pero ang mga tiwaling polis, okay, na walang tulis at malasadong itlog, yan yung kalaban ng bayan, ayon sa ating mga impormante, katulad na nito si Acorda, okay, o si Anaconda. Okay, Anaconda o Anacorda. Natatagdaan mo ba ang pangalang J-I-A-X-Z-U-A-N Zeng, or how do you pronounce it? Ziak Zuan Zeng, or Zeng 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 Zeng. Mm-hmm. Okay, mga kababayan, open your ears, open your heart, listen to this. So may isang nilalang, okay, na Chinese, okay, national, na alias Zeng, o tawagin natin siya sa pangalang Zeng Zeng Zeng, nasangkot sa pulburon. Wow. Lana, pulburon. You know what I mean, the pulburon, di ba? Favorite ni Bongbong. Okay? Pulburon na Pulburon Laboratory sa Legazpi City. Okay? Wow. Itong taong si Zeng ay sangkot dito sa laboratory ng pulburon sa Legazpi City. At siya ay facilitator ng pulburon. When I say pulburon, lahat-lahat na yan po, halo-halo na yan. Pwede yung isang Coca-Cola o yung isang SSS, you know what I mean? So, ayon sa ating puting ahas na dapat tutukan ng Committee on Drugs, ano ba yung committee dyan sa Senado at Kongreso? Yung committee na kung saan nag-handle ng pulburon, eto na. Okay? Imbis na magnakaw kayo na magnakaw ng mga inayupak na yan, wala na kayong kahirap-hirap. Tinataya ko na yung alindog ko sa harap ng mga malalaking smuggler, okay, na nagpapalusot ng pulburon sa Pilipinas. Ito ay mga malalaking isda, mm-hmm, na facilitators, na, you know, pulburonic, na si Zeng 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 Zeng, tawagin na lang natin siya sa pangalang Zeng 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 Zeng, ayon sa ating puting ahas. Okay? So dyan, sa Senado, Kongreso, at ikaw, Marcos Jr., okay, imbis na magbasa-basa ka ng script mo na hindi mo pinapasok sa puso mo at utak mo pinagbabasa mo, mamaya, babanggitin ko yung reel mong walang kakwenta-kwenta later. Okay? Tutukan nyo to, dahil itong expose ko na si Zeng 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 ay pinoprotektahan ni Ana Corda. Okay? Acorda, diretso yun na kita. Okay? Sige, paano mo kakasuhan? Kakasuhan mo ako dahil binokelya ko dito na ayon sa aking puting ahas dyan mismo sa loob ng PNP. Mm-hmm. Hindi ko to statement. Ayon sa aking puting ahas na ikaw ay protektor ni Zeng 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 Zeng. Ngayon, paano malaman ng taong bayan? Paano mo i-defend ang iyong sarili kung si Marlica ba o iyong puting ahas ba ni Marlica ay nagsasabi ng totoo? Imbestigahan at sundan itong si Acorda. Kung matino ang presidente ninyong kuting, the moment na marinig niya ang expose na ito, dahil ako ay BFF niya, best fake friend niya, otomatiko ay magpapadala siya o gagawa siya ng hakbang para imbestigahan. Ano ba itong sinasabi ng BFF ko na si Maharlika, na si Acorda ay kasabwat ni Zeng 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 sa pag mamanufaktura o pag sa smugs ng pulburon. Hindi ito paninira, ito ay diretsahang impormasyon galing mismo kuting sa loob ng hanay ng Philippine National Police. Kaya nga minsan nagjo-joke ako dito sa mga puting ahas ko,
Eh, sir, mga ma'am, parang ako binabala niyo sa kanyon eh. But anyway, maybe this is my destiny. Okay? Dahil kapag nandyan ka sa loob ng PNP, sabi ko nga, abogado ka na, general ka na, ginigipit ka pa. Pwede silang ligwakin, gurgurin. Kaya nga siguro, sinadya ng pagkakataon na mahari ka, dyan ka muna sa Amerika para hindi ka gipitin ng mga taong gobyerno. Kasi the more, you know what, kung ako'y nasa gobyerno, ginurgur na nila ako mga palangga. Okay, here's the thing, pating. Akorda, are you ready? Okay. Ngayon, si PNP Chief Ana Corda, mga palangga, ay ayon sa ating puting ahas ay inimbitahan niya. Okay? Itong si Zeng 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 sa kanyang formal assumption noong siya ay itinalaga ni Marcos Jr. na chief ng PNP. Mm-hmm. Ipakita natin sa inyo mga kababayan kung si Maharlika ba ay naggagawa ng chika bumbo. Well, actually, this is not my chika. Galing po ito sa hanay ng kapulisan. Sabi ko, inosente ako nung kinalaman ko. Nananahimik yung alindog ko dito kung saan man ako naroroon. Hello? Okay. Mga palangga. Ito po, actually, inahanap ko yung video nito. Maybe you can help me. Okay? Inahanap ko yung video nito, mga kababayan. Ito yung, sabi natin puting ahas, formal assumption of Acorda as chief PNP. Si Zeng yan yung nasa likod. Ito, Acorda. Ayan, si Acorda. Ayan, ayan, Acorda, ikaw yan. This picture ay available sa public. So, definitely, wala tayong nilabag na privacy dito. At si Acorda ay hindi po siya private citizen. Dahil siya inappoint siya ni Kuting. So, ito po, inararo. Ginalagyan ng arrow. Okay? Ayan, mga palangga. Ginalagyan ng arrow. Ayan daw po si Zeng 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 Zeng. Mm. Okay. Chinese, ayan, ha? Akorda! Grabe talaga ang buhay! Destabilisasyon ba ka mo? Ngayon, my question to my beloved countrymen. Sino ang gusto kong tagalogin ang destabilizer. Destabilizador. Or whatever. Okay? Pag sinabi mo ang destabilizer ang isang tao sa isang gobyerno ay pinaparalisan niya ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga guns, mga armas at pera para sirain ang isang gobyerno, ni Kuting. Question. Anacorda. Si Macanas ba ay nakikipagkain kay Zeng 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 na katulad mo na inimbita mo pa mismo sa iyong assumption ceremony. How come na ang isang Zeng 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 na nakalagay po yan sa Copeland, okay? Mamaya, yung Copeland is, ito, ang ibig sabihin ng Copeland. Okay, na-research natin para pagkakaintindihan tayo. Ito yung, okay, ang ibig po sabihin ng COPLAN ay Case Operational Plan. O ito yung mga classified na mga dokumento na nakasulat doon ang mga taong involved sa illegal na pulboron. Okay? So ngayon, Acorda, ang kwento ko sa'yo. Itong si Zeng Zeng Zeng, ayon sa ating puting ahas, nandiyan siya sa listahan. Okay? Ngayon, nandiyan sa listahan ng mga polboronic na smugs katulad ni Lisa Smugs. Imbis na sana itutok mo, tang ina ka, yung panahon mo sa mga taong sumisira, nagdidestabilisa ng gobyerno katulad ng mga smugs o yung mga polboronic smugs. Pero kinuha mo pa yung time mo, nagpabida ka, nagpakalat ka ng fake news sa buong mundo, buong Pilipinas, the moment you filed a case against General Macanas na nagserbisyo, dinipensahan ng taong bayan, ang flag for 34 years. Pero ikaw, ayon sa ating puting ahas, dinidepensahan mo at pinoprotektahan mo si Zeng 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 na polboronic smugs. Okay.
at inimbitahan mo nga sa iyong assumption ceremony nung ikaw ay inappoint ni Kuting. Sino si Zeng Zeng Zeng? Ayon muli sa ating Puting Ahas, nga sabi ko kanina, ay polboronic facilitator. Okay? Paano yung pagiging facilitator niya? Okay? Pinaparating niya sa Pilipinas ang polboron. Okay? Siya ang facilitator. Okay? Na ang mga polboron galing sa ibang bansa, mga kababayan, ay isa si Zeng Zeng Zeng, ayon sa ating Puting Ahas, sa loob mismo ng PNP, ay nagpapacilitate nga ng polboroon para makasureball o makapasok sa Pilipinas. At mismo ito ay, ayon again sa ating Puting Ahas, ay sangkot sa Bicol, sa Bicol Polboronic Laboratory. At itong si Anacorda, mga kapabayan, history lang, Anacorda, baka nakakalimutan mo. Again, okay, ayon sa ating Puting Ahas. Kaya nga, I challenge all of you, Congress, Senate, lahat ng punyat ang kahukumukuman ng mga kaletsya ninyo, you investigate para makikita ng tao kung si Maharlika ba at ang kanyang Puting Ahas ay nananaginip lamang. Okay? Akorda. Okay? Yung kaibigan mong Natsugi. Okay? Natsugi, mga palangga. Okay? Ngayon. Okay. Asa na tayo? Yung Akorda, yung kaibigan mo na si Vincent Lim Du. Okay? I-google nyo po si Vincent Lim Du. Vincent, L-I-M-D-U. Okay? Siya yung Natsugi. Okay? Sa Tanza, Cavite, na kung saan ay nahulihan siya ng 273 kilograms na what? Illegal na bato o polboron. Okay? Ngayon, mga kababayan, okay? Kaibigan pala ni Kaanacorda. Palagi kaasama ni Acorda at kausap sa Camp Crame noong CIDG. Palang si Acorda. Nasa CIDG. Siya ang may pinakamarami o sila, si Acorda at itong si namatay na si Lim, okay, ay maraming transaksyon. At noong mga panahon na yon, okay, itong si ano na to, itong si Acorda, mga palangga, nung time na yon, wala pa sa dyan. Wala pa sa panahon to ni Pangulong Duterte, I think, yeah. Ngayon, siya, ikaw Acorda, nagpapanggap ka, di ba? Nag-aanghel-anghelan ka na hindi ka naman mukhang anghel, di ba? Pwede, anghel na malasado ang jet log, okay? Anghel na anghel na demonyo, pwede naman ganun eh, okay? So ngayon, mga palangga, ayon sa ating Puting Ahas, mga kababayan, hindi lang actually si Acorda o Anacorda involved dito kay doon sa namatay na nahuli, doon kay Vincent Lim Du na nahulihan ng 273 kilograms na polboron. Okay? Ganon. Ngayon, mga palangga, mga kababayan, sangkot din, okay, si Anacorda, ayon sa kanyang kabaro na ating Puting Ahas, sa mga pogo operations, okay, in the past and even ngayong presente. Okay? Ngayong present times. Oho. Kaya mga kaibigan, itong si Kuting, hindi natin alam kung alam ba ni... Well, hindi natin alam, no? Alam ni Kuting, kaya nga inappoint... O sige, let's give Kuting the benefit of the doubt, si Lisa Smugs lahat at si Martin Araneta ang taga-appoint ng katulad ni Acorda dahil nga sabi ko sa inyo, ang exact term ni Lisa Ahas Araneta Smugs before na mag-appoint ng tao, ang question niya sa kanyang i-appoint, do you think he or she can deliver? Pwedeng can deliver bag money galing sa polboronic o sa lahat ng kaanumalya. Ngayon, ayon sa ating mga Puting Ahas, mga palangga, sabi sa akin, Miss Maharlika, napakababa na masyado ang presyo ng droga dito sa Pilipinas. Okay? At masyado pong walang huli na mga polboron ngayon dito sa Pilipinas. Kahit tignan nyo, sabi sa akin, i-search ko daw, ganyan-ganyan, may nakita ba kayo mga malalaking, you know, shipment na hinuli ng PDEA o ng PNP? Sabi nga sa akin, sabi niya,
hanapin niyo kasi sabi nga ni Puting Ahas, ayon sa ating Puting Ahas, kasi po kasabwat ni Ana Corda ang Polboroni Lords. Oho. Hindi ko to akusasyon. Expose ito galing sa ating Puting Ahas. Again, wala akong kinalaman pag tumatumbling ka diyan, Corda, o yun mo yup-yup kakasama si Puting or you know, I don't know kung anong ginagawa ninyo, 'di ba? So I don't care kung anong ginagawa niyo. Actually, wala, ang layo-layo ko sa inyo. But it just so happened, sabi nga ng mga palangga ko, ay sugo ako ng tadhana dahil kung nandyan ako sa Pilipinas, o yung mga taong pinagtatanggal niyo mismo sa PNP, okay, at sa PDEA, di ba? Yung si Lasso, mamaya tayo kay Lasso, di ba? Yung mga pinagtatanggal ng mga abogado, pinagtatanggal ng mga director na, you know, na ginagawa yung kanilang trabaho. So kung kaya mong tarantaduhin ninyo ang mga sabi ko nga mataas na pinag-aralan, director, been there for so many years in the service of Filipino, then lawyer, how much more si Maharlika? Kaya ngayon, ang mga tao, ang mga Puting Ahas, ay nagre-reach out kay Maharlika Boljakera o Boljaka na. Okay? Ngayon, magkasabwat kayo, ayon sa ating Puting Ahas, ni Lasso, mm-hmm, na nag-feed ng impormasyon papunta kay Kuting. Nag-feed ng maling impormasyon tungkol sa Polboroni performance o yung mga kunyari na huli ninyo, Chucho. So, yan po ang sabi ng ating Puting Ahas. That's not my statement. Na ang totoo, sabi ng ating PNP secret, okay? Puting Ahas, di ba? Na ikaw, Ana Corda, at kayo ni Lazo, Pedea, okay? Magkaroon tong bituka ninyo. Kayo ang protector ng pinagbabawal na pulburon. And also, mga pala, ng pulburon. Ngayon, at ito ang impact. Even siguro baka may, I hope walang gumagamit dito sa inyo palangga. Diyos ko, magbagong buhay na kayo palangga. Okay? Illegal na pulburon. Okay? Illegal na ba to? Okay, so yun na yun. You know what I mean? When I say pulburon, you know, I don't need to reiterate kung ano pa, ganito, ganyan, ganon. Kasi minabasa ko, nagko-comment eh, di ba? Yun na yun. Okay? We have to be very careful dito sa ating, ano, sa ating mga eksena. So ngayon, ayon sa ating Puting Ahas, kayong dalawa ni Lasso ang, you know, protector at mga kababayan. Okay? Protector, kasabwat. Base sa ating report ng ating Puting Ahas, this is not me. Okay? For dalawang dekada sa history ng Drug Enforcement Agency. Okay? At ito ay verifiable information that you can ... Okay? Na itong si Sheng. Mm-hmm. Okay? Na inimbita ni Ana Corda sa kanyang assumption ceremony, mga palangga, ay BFFs nga sila, BFF nga sila. At itong si Sheng, o Zeng, okay? Zeng, okay? Nakabase siya sa Masbate. Siya ay kasal sa isang Pilipina. Okay? At ayon sa ating Puting Ahas, doon niya rin, okay, na-recruit sa Masbate yung mga nahuling Pilipino sa clan, you know, clan des, you know, Polboron Laboratory. Okay? Oh. So, sa Masbate, meron din siyang Polboron Laboratory. So, at marami pang mga front businesses. Ngayon, mga kababayan, ano itong pinagsasabi natin? So, baka mamaya, pagkatapos natin pagsasabi natin, pupunta na naman si Corda sa prosecutor's office at mag-file ng case. Di ba? Kay Maharlika naman this time. Instead of linawin, mag-assign ng independent body para imbestigahan ikaw, Corda. Dahil definitely, kung ikaw ang hawak sa investigasyon, lutong-luto. At bakit mo naman ipapahamak ang sarili mo kung ito nga ay confirm na BFF mo o business pulboronic partner mo, si Zeng. You know what I mean? Okay? Ang tunay na pangalan ni Zeng ay si JIA. Okay? XUAN. Zeng. Okay? Inulit ko na. Okay? Zeng. ZENG. Okay? So ngayon, mga palangga,
Ayon sa ating puting ahas, nagpipiesta ngayon ang mga Chekwang Diyos ng Pulburon. Dahil sa pagkainutil ng gobyerno ni Kuting laban sa Pulburon. Ikaw ba naman? Di ba? Pulburonic smugs. Inimbita ni Acorda ayon sa puting ahas sa kanyang seremonyas. Siyempre, pag nakita ng mga matitinong pulis natin na under kay Acorda, anong gagawin ng mga pulis natin? They don't have power. Ano? Anis na lang or gusto nilang magurguran sila, di ba? Buwis buhay, gugurgurin nila si Acorda or something like that. But sino ang powerful sa PNP? Si Acorda. So definitely, kung yung under sa kanya, okay, na mga generals na walang ganong power, eh walang kakayahan na siya ay paimbestigahan o parusahan or what's, well, the first thing is investigahan. Kasi the moment these good generals, yung mga matipuno at matitigas na mga generals, you know, ay, okay? So, bago pa sila mag-initiate ng investigation for this na involvement ni Acorda para mapatunayan na siya nga ay sangkot dito kay Zing 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 Zing, liligwaki na siya. Remember yung ginawa ni Pidea Lazo? Di ba? Ito, hawak ko yung mga dokumento ito, oh. Remember ni si Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo? Pidea Chief? Mm-hmm. Okay, si Pidea Chief Lazo, dinibdiba niya si Lazo. Ah, si Lazo, sorry. Si Attorney Delgado, hawak ko po lahat. Anong nangyaring result doon? Hawak ko itong mga papel na to, isang damakmak, pinakita ko na to sa inyo. Yung mga Director Generals, yung under niya, yung mga pinagdudahan ni Pidea Lazo, pinagtatapon niya sa kung saan, sa mundo kibok, sa mundo kibok-kibok. At ito si Attorney Delgado actually ay nag-resign na. Nawala na dahil dinemoralize nila ang mga taong totoong naglilingkod bayan. So how much more kung ikaw ay general dyan sa PNP na nalaman mo, katulad itong palangga ko, na puting ahas ko, na nagbigay sa atin ng information, ano ang power niyan? The most powerful dito, okay, na pwede talagang mag-imbestiga at buksan ang buksan ang kaluluwa ni Acorda ay ang Congress and Senate. Pero paano bubuksan ng Congress and Senate ang kaluluwa ni Acordang itim kung pare-pareho silang kaluluwang itim? Again, mananawagan tayo kay Kuting. Okay, Kuting, eto, naririg mo to kasi nakatutok kayo ng mga alipores mo dyan sa PCSO. Wala kayong ginawa dyan kundi magtutok kay Marlica para bantayan ang bawat kibot ng ngangabels ko. Okay, listen. Makinig, Cheloy. Sabihin mo sa BFF ko kay Kuting ng Norte na kasing laki ng butiki ang kanyang jetlog na malasado. Imagine, butiki, galiit, tapos malasado pa. Anyway, sabihin mo, okay, na imbestigahan niya ang kanya, ang inappoint na kanyang asawa na si Lisa Smugs, si Acorda si na pagkasangkot dito pala, at protektor ni Zing 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 ayon sa aking puting ahas. Nang sa ganun ay magkaliwanawan dahil sangkot po dito ang 115 million Filipinos future. Correct. At itong ginagawa ni Acorda, kung ito ay mapapatunayan sa kataas-taasang hukom ng kahukum-hukuman ng katotohanan, then siya ang destabilizer, not General Macanas. Dahil si General Macanas nagbablog, nag-expose lamang ng mga sinasabi din ng aking puting ahas. Then, tignan ninyo kung gaano kapikon si Acorda, gustong ipatanggal ang video, ginagamit ang power nila ng ahas na itong Pulburonic Republic na ito para patahimikin kami. Bakit nyo kami pinapatahimik? Bakit nyo kami kinikitil sa Facebook? Bakit hindi nyo patahimikin si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda na sangkot sa laboratorio ng Pulburon? Mm-hmm. Ayon sa puting ahas, kung ako nga eh, kahit man lang laboratorio ng Pulburon, wala ako, the real Pulburon, you know, like the Goldilocks Pulburon. Oh, wala. Bakit kami, Kuting? Bakit hindi kayo, ito, susugin mo si Acorda na nagbabalat kayo at yung asawa mo, Acorda, na si Josefina?
Porma kayo ng porma sa inyong mga amiga. Ang mga pinampuporma mo niyong kasi nakita ko yung jusawa niya eh, na bongga, mga tsuba ek. Eh, ikaw, Sabina, tanungin mo ang asawa mo mamaya bago kayo magkangkangan dalawa. Kayong dalawa lang. Bedside. Honey, narinig ko kay Maharlika. Kasabwat ka, pinoprotektahan mo daw si Zeng Zeng Zeng. Maybe you don't know. O alam mo, that's impossible, asawa mo. Katsuktsakan mo gabi-gabi. Siyempre, pinag-uusapan yan. Kung yan ay totoong sila ay kumikita ng bonggang-bonggang pera. O honey, ito ha, pabili mo ng Hermes, pabibili ng ganon, galing yan kay Zeng 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 Zeng. O mm-hmm. Yan, o si Pina, yan ang trabaho mo ha. Ngayon, mga kababayan, ano pa? So ngayon, itong si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda ayon sa Puting Ahas at imbitado sa mga event-event dyan sa PNP, ay mayroon ding, yun nga, sabi ko kanina, ay may laboratorio din sa Legazpi City. Ngayon, mga kababayan. Grabe, ah. Okay? Ikaw, Anacorda, Lasso, di ba? Ayon sa ating Puting Ahas Palangga, pareho kayo, pareho silang nagsusumite ng mga mali-maling report na kay Puting. Kaya aha, sabi sa atin ng mga concerned Puting Ahas, Miss Maharlika, thank you so much for your voice. Maraming salamat, sabi niya. Masyado na pong malala ang droga sa Pilipinas. Ayan. Sobrang bagsak presyo na. Ibig sabihin, bumababa po ang presyo, dumataas ang supply. Kaya kahit siguro batang pas, well, I hope not. Okay, mga binatilyo ay nakakabili. Okay, baka baon na binigay sa kanilang ng kanilang magulang na OFW ay ibinili na dahil taabot kaya na ang pulboron. Okay? Ngayon, mga kababayan, etong si ano, etong si, 'di ba sinabi ko na sa inyo na si Pidea Lazo na nagsususpende ng mga tao, Pidea Chief. Okay, si Moro Lazo, Moro Virgilio Lazo, na sinuspinde ang mga taong lingkod bayan. Ito, di ba, pinangalanan ko isa-isa sa inyo yon. Pinagsususpinde niya yung mga pinagdududahan niya. Okay? Di ba? Sinabi ko rin sa inyo na si Lazo ay kumikita ng 5 milyon doon sa mga operation na wala namang operation. Okay? Ngayon, mga palangga, Ano ang dapat malaman ni Kuting ng Norte? Naalala niyo nung sinasabi ko sa inyo na si Sayarot, Mark Anthony Sayarot, mga kababayan, pakitala natin uli. Si Mark Anthony Sayarot, para hindi tayo magkalimutan, dahil masyadong ang mga Pilipino mabilis makalimot. Hanggang ang bunganga ko dito, hanggang buhay, hindi niyo malilimutan. Remember I told you about Mark Anthony Sayarot na nahuli noong November, November 18, 2022. Yan si Sayarot, nakasama si Tambaloslo, si Junior, si Kuting Junior at si Lisa Ahas Mags. Di ba sinabi ko na hinuli yan at pinalabas even though non-bailable ang case. Di ba? Kahit i-google niya Sayarot na pangalan na yan, yung humuli kay Sayarot na mga grupo ng PIDEA ay hinuli din. Hinuli din at tinamnan ng pulburon. Okay? Kasi nga, what do you expect? Kasama ng Presidenteng Kuting, ng First Lady Ahas, ang kanilang BFF na si Sayarot. Grabe, eh. Open your brain cells. What in the hell? Diba? Na yung humuli sa kanya, na sinurveillance siyang taong yan for so many months. At ang kanya mga epektos ay nasa kote ng Australian Federal Police. To imagine mo yung mga taong humuli sa kanya, after a few months, hinuli din. Tanga ka na lang. Kung hindi mo iisipin kung sino ang nagpahuli. Correct. Tapak na magkasama ni Kuting. Mm-hmm. Okay? Ni Tambalos at ni Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga. Okay? So ayon sa ating Puting Ahas, itong si Zeng 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 Zeng, okay? At si Lim, okay? Kaya sinabi ko kanina sa inyo yung Lim, yung Nachugi na noong 2019 na nahulihan ng 273 kilograms na pulburon ay connected sila sa connected to each other. Kasi itong si Zeng 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 at si Lim ay na-identify ng intelligence, okay? At nag-submit
actually ng investigation report sa Polboronic, okay? Polboronic Laboratory. At ayon sa ating puting ahas, open book, okay? So buong PNP, PIDEA, NICA, at ISAF, okay, ay the same report na sinumitis sa Malacanang noong 2020, noong panahon ni Pangulong Duterte. But, mga palangga, okay? Ah, si Saya Roth. Hindi ko pa natanggal si Saya Roth, sorry ah. Okay, ayan. Masyadong sikat si Saya Roth eh. So, kaya binanggit ko kanina si Zeng at yung Lim, mga kababayan, dahil nga, even before na sakote itong si Lim, okay? Actually, ito, ipapakita ko sa inyo, ha? Ito, ha? Ito palang article. 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Okay, I will show it to you. Nasa balita siya. Okay. Tignan natin. No, ipapakita ko lang ng bonggang-bonga sa inyo. Para lang may guide tayo, okay? Wait a minute. Let's say, 2 Chinese, andyan po yung pangalan, para mayroon kayong you know, kahit nyo, ayan o, February 4, 2019, 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Ayan ang nahuli, ayan o, ayan, tignan nyo. Philippine Drug Enforcement Agency personal take an inventory of 274 nakalagay dito, kulang ng isa, okay? Ayan, seize in Sting, Tansa, Cavite, dadadada. Basahin nyo na lang yan mga palangga, okay? Basahin nyo na lang yan mamaya. Okay? Billion so, drug bust, ha? So, tanggalin natin. Alright? Aalindog ko muna. Okay. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi yung natsugi na yan, na inuli noong panahon ni Duterte, ay what? Ayon sa ating juting ahas, puting ahas, ay BFF ni Acorda. Oh. Kaya I challenge you, Acorda, bago mo kinasuhan mo na, bago mo hulihin at hindi ka magwawagi, Acorda, hindi ka magwawagi sa kasinungalingan mong pagkakaso kay General Macanaz. Lahat ng mga palangga kong nakikinig ngayon, nasa likod kami ni General Macanaz na gusto mong sindakin sa utos what ni Lisa Smugs at ni Kuting. Gusto niyong babuyin kaming lahat dito sa 115 million Filipinos. Hindi ka magwawagi. Okay? Imbestigahan mo muna ang sarili mo o igapos mo yung sarili mo para hindi ka na makikipag-meet up dito sa kay Zeng 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 ayon sa ating PNP puting ahas.